sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas sa Viral News. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan niyo ako guys. Let's go! Nakakagulat matapos madawit ang pangalan sa ebidensyang inilabas ni Maharlika patungkol sa audio record ng First Lady na walang iba kundi si Lisa Araneta Marcos sa iskandalong kinasasangkutan ni Anthony Taberna na karating na daw sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Ito ang naging tanong ng marami sa ating mga kababayan na nakasubaybay sa issue kinasasangkutan ng former ABS-CBN reporter na walang iba kundi si Anthony Taberna. Matapos madamay ang pangalan nito nang inilabas ng veteran vlogger na si Maharlika ang di umano'y audio recording ng First Lady na si Lisa Araneta Marcos. Matapos mag-viral ayon sa ilang kasapi ng Iglesia ni Cristo na nakakalagkad daw sa kahiyan ang pangalan ng kanilang religious group. Pero bago ang lahat mga kababayan, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin at yun na nga mga kababayan. Positibong tinukoy ng marami sa ating mga kababayan na nasabing blind item ang TV reporter na walang iba kundi si Anthony Taberna na di umano'y matapos ang iskandalong kinasasangkutan sa viral interview nito sa First Lady na walang iba kundi si Lisa Araneta Marcos. Tila tinatawag daw ng liderato ng INC ang former ABS-CBN reporter. Ilang mga kilalang vlogger ang naglabas ng kanilang tanong kung may katotohanan daw ba na na-call out na ng leadership ng isang simbahan ang isang kilalang journalist na nasasangkot ngayon sa malaking kontrobersya. Positibong tinukoy ng marami sa ating mga kababayan na ito'y walang iba kundi si Anthony Taberna na na-issue din matapos naging viral interview nito kay First Lady Lisa Araneta Marcos ay ititiwalag na daw sa kanilang samahan. Ayon mismo sa naging viral comment post ng ilang mga political bloggers online and quoted, how true na call out na ng church leadership nila yung isang journalist. Ititiwalag na ata. INC, labia pa more. Laugh out loud. End quote. Kahit hindi daw pangalanan ay positibong si Anthony Taberna ang di umano'y tinutukoy ng ilan sa mga political vlogger. Dahil ito lang daw di umano ang isang journalist na nasasangkot ngayon sa malaking kontrobersya matapos ang viral interview nito kay First Lady Lisa Araneta Marcos. At audio recording na inilabas ni Maharlika na di umano'y sangkot ang sabing TV reporter sa pagpapatalsik kay Attorney Vic Rodriguez. Ilang membro naman ng INC ang tila naglabas ng kanilang inaing at komento na tila na-disappoint di umano kay Anthony Taberna dahil hindi lamang daw siya ang nakakalagkad ng pangalan maging ang samahan at liderato ng tagapamunong pangkalahatan na si Ka Eduardo Manalo na kilalang isa sa malalapit sa buhay ni Anthony Taberna. Ayon sa full viral post ng isa sa marami sa ating mga kababayan online and quoted, totoo ba na nakarating na sa tagapamunong pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo ang kontrobersiya ni Katunying? Sa bagay, mabilis pa sa ibon lumipad ang balita. Kaya posible na alam na talaga ng member ng INC ang nangyari kay Katunying. Pero medyo worried lang ako kasi imbis na mag-sorry siya or i-admit kung meron man siyang maling partisipasyon sa propaganda at pagpapatalsik kay Attorney Vic Rodriguez na ang sabi ni Maharlika ikinasabwat pa siya ni Lisa Marcos, parang sinakyan pa niya ang issue at mukhang pinanindigan kasi sa page ni Katunying nagbebenta pa siya ng t-shirt na may love you na print. So meaning totoo yung audio record kasi imbis na i-deny niya mukhang pinanindigan pa niya. Medyo nakakahiya naman. Hindi na rin magtaka if one day ipatawag siya sa INC. Pero alam kong may process bago maipatawag. Di ko lang alam kung paano yon, pero one thing is for sure, nasa bad light ang iglesia dahil sa kanya. Naalala ko lang din, di ba malaki na ang utang na loob ni Katunying sa Iglesia ni Cristo. Of course, bukod sa prayer, malaking tulong sa pamilya niya ang samahan noong nasa Singapore sila nung nagpapagamot ang anak niya sa malubhang sakit. As far as I remember, in terms of financial, inalalayan siya ng iglesia.
si Cotton Ying. Aside from donation and salary niya noon, hindi niya maikakaila na malaking tulong na bigay sa kanya ng mga member ng iglesia. Di naman niya nakakalimutang magpasalamat ever since na natulungan siya ng religious group. But the thing her is, despite all help that I and she give to him and to his family, ay nakakaladkad ang pangalan ng iglesia because of him. Hindi maganda ang imahe ngayon ng iglesia dahil sa kanya. Biruin mo that audio leak that now spreading all over the social media. Ay, malaking kasiraan yon sa samahan nila. Maharlika is so sure of her evidences, saka di naman niya makukuha yon ng basta-basta kung wala siyang source sa Malacanang. Pero ang nakakapagtaka, hindi idinideny ni Anthony Taberna. At may nabasa pa akong post na that audio record came from Lisa Marcos' file. Sana di na lang siya nakisali sa gulo. E di sana wala siya sa gitna ng iskandalo ngayon, di ba? But that's the consequences ng action niya na maybe hindi niya napag-isipan. End quote. Ayon nga sa naging trending post ng isa sa marami sa ating mga kababayan online, hindi daw maitatanggi ng TV broadcaster na walang iba kundi si Anthony Taberna na malaking tulong hindi lamang sa panalangin kundi sa financial assistance ang mga member ng INC noong panahon na nasa Singapore ang kanyang pamilya, kung saan ay nagpapagaling ang kanyang anak sa karamdaman nito. Wish nga daw ng ilang member ng INC na tumingala at humanga noon kay Anthony Taberna na sana hindi na lang daw ito nangialam sa di o manang ng pagpapatalsik sa former executive secretary na walang iba kundi si Attorney Vic Rodriguez. At sa interview nito kay First Lady Lisa Araneta Marcos na nababalot ngayon ng kontrobersiya. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan, kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang inaingat komento sa mundo ng social media. And the netizen posted, Cotton Ying dapat itinawag na ng INC dahil sa bayaran siya ni Lisa Shabukwi. Traidor siya, mukhang pera. Di dapat tularan, karma yan. Kung may mangyari kay BP Sara, wala nang iba dahil naglabas si Lisa na madali siyang tumawag ng taga-Romania kung siya ang in charge, tapos pinutol ni Tunyeng. Noon pa yan nagkaka-issue, kung hindi nagdadakdak si Maharlika, hindi pa makakarating sa pamunuan ng INC. Obvious na nagpapagamit siya sa politika. Well, malaking tulong din kay Cotton Ying ang millions na tinanggap niya galing sa kaibigan niya. Wala akong proof sa millions pero 90% akong sigurado masuhol siya. Magkalapit pala tong si Taberna at Ahas, kaya pala kung paano niya siniraan. Gibain si Attorney Vic noon sa 2x2 gang. Umalis na si Attorney Vic kay BBM. Sayang noon may hiniling ka kay Lord, binigay sayo. Tapos ito ang igaganti mo sa kanya, matakot ka sa galit ng Panginoon sa ginawa mo sa iyong kapwa. End quote. Doon pong interview, no, yung First Lady, kamakailan lang kaya Anthony Taberna. Ay ito po, sinasabi po ni ng interview na to, nagpaliwanag po sila kung bakit wala nang magpapaliwanag. Mamaya na po, sasagutin natin lahat yan. Bakit kinakailangan daw magpaliwanag? Di ba? Okay. Makinig ka, sana ay nagtanong hanggang mamaya. Pag sinagot ko na yung mga katanungan nyo, sana nariyan pa kayo. Baka kasi, okay, isa-isayin po natin. In-interview po si First Lady. At ang pinakalaman po ng interview, yung pinaka natandaan po ng mga tao, ay yung bakit po niya ini-snub o bakit po ganun ang pakikitungo niya kay Sara Duterte. No? Dahil si Sara Duterte daw, bilang Vice President, ay nakita niya na ngumingiti o tumatawa habang sinasabi ng doon sa rally. Hindi po tinukoy, di ba? Sinabi lang habang sinasabihan na bangag ang kanyang asawa, ay bigla raw pumunta yung camera at hindi niya raw matatanggap. Bad shot ka na. Ayun po yung pinaka ano, di ba? Yung iba po, ano na yan, mga pinaubaya na po natin sa mga bading yung pagsagot, yung ibang mga issue katulad ng kung ano man yun. Kasi pang bading doon, mga samaan lang nila ng loob, mga bading-bading issue na lang. Okay. Sa madaling salita, sumagot na po, sabi naman sa inyo mga Duterte, masarap suportahan. Kasi hindi ka po niya ihahang. Hindi po yan, wala po sa ugali ng Duterte na pag may questionable, no? Hahayaan lang, baka makalimutan. Lilipas din yan. Ha? Wala po sa ugali ng Duterte yun. Pag nag-akusa kayo, sasagot po yung mga Duterte. Hindi po ba napakasarap na suportahan yung mga sinusuportahan mo? Malinaw sa inyong mga supporter kung ano yung pinaglalaban? Di po ba? Kasi mahirap po yung pati yung mga supporter, putya, walang alam na dahil wag na tayong sumagot diyan. Lilipas din 'yan. Oh, yun po ang katotohanan eh.
Okay. Ito po ang sagot ng ating pangalawang pangulo. Tandaan po niyo, ha, dahil po maraming fans club pala to, ngayon ko lang po natuklasan. Ang dami po palang fans club ni First Lady Lisa Marcos, no? Kasi biglang ang dami na pong nanawagan, eh. Tumawa lang si BP Sara. Nakalimutan ko yung term niya kung tumawa o ngumiti. Malamang tumawa. Tumawa lang. Tumawa lang sa bangag. Kung totoo yun na tumawa talaga sa bangag, ha? Tumawa lang sa bangag. Pinagre-resign na po ng mga fans club. Bigla po nanawagan ang lahat ng mga mag-resign na si Sara Duterte at inungkat na naman po yung mga walang katuturan, no? Na hindi qualified si Sara Duterte. Sa biglang tingin parang totoo po yung panawagan nila, no? Sa biglang tingin pwede naman dalawang beses tumingin. Pwede naman pong hindi biglang tumingin. Pwede naman pong pag tumingin ka, suriin mo. Sa biglang tingin sasabihin na wala siyang background sa education. Aba, dapat kang wala ka sa DepEd. Wala ka palang background sa education. O, pero nakakalimutan natin, abogado yung Vice President. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinaingat, komento tungkol sa video na ito, komento nyo yan sa baba. At yun nga po mga kaibigan, dito po natatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Jim, peace out.